Okay. Alam po ba ninyo, kagabi ko po pinag-iisipan kung gagawin ko ba itong vlog na ito. Kasi I know, yung mga hindi pa masyadong bukas sa grace ni Jesus, yes, Kristiyano na po sila. Pero meron pa po silang may mga infiltrated doctrines pa rin na dulot ng law. You know, batas ni Moises, no? Hindi po pwedeng paghaluin yan. Okay? So, I hope pakinggan niyo pong mabuti itong sasabihin ko. And don't put a word in my mouth that I didn't say in the first place. Okay? If I not utter it, if I don't utter the word, huwag niyo nasabihin na, uy, sinabi niya ganito, sinabi niya. Pakinggan niyo po ng buo ang video, doon mapagtatanto natin ano ba yung aking pinupunto dito. Tungkol po ito sa gambling, sa sugal. I hate gambling. Inumpisahan ko na, ha? I hate gambling. Some of my uncles ruined their lives because of gambling. Yung isa, addict na din eh sa pagsusugal, to the point na we remember as I was a kid, hindi siya umuwi eh. We're looking for him, ganun. And then, bigla siya umuwi. 9 o'clock yata ng umaga. Yeah, tipong ganyan. Tapos, ang ginawa niya, pumunta lang sa kwarto, kumuha ng pera, bumalik uli sa sugalan. Well, ito po ang hindi magandang nagagawa ng sugal. But, ang shocking truth po rito is, even the Bible, hindi po binigyan ng ano yan eh, ng sinasabing direkta na pagbabawal sa sugal. But I hate gambling. And now I have another aunt na a-addict din sa gambling. Pero I praise the Lord, believer po ako. Believers kami ng family namin. Kaya alam ko hindi kami ma-a-addict sa kaano mang kaadik-adikan na ganyan, no? So, kasalanan ba ang gambling? Shocking pong sagot, hindi. No, nowhere in the Bible is stated that gambling is a sin. But, ito po ay hindi maganda. Yung ibang nangangaral, sabi nila, kasama raw sa kasalanan ng gambling. No, wala. Walang binabanggit tungkol sa gambling. Anything that was is being stated in the Bible regarding gambling is nung ang Panginoong Jesucristo, yung kanya pong balabal, damit yata niya, no? I'm not sure. Ito po ay pinagsugalan nila, casting lots over that very precious robe or damit ng Lord, no? But wala pong binabanggit doon na, hey, kasalanan yun. Wala po. Pero hindi ko po kayo inihikayat na mag-gambling because it can destroy lives. Now, ano ang pwede natin panghawakan na talata regarding this? Kasi issue po talaga ito. Lalo na po ngayon, may panibago kaming kamag-anak na a-addict po sa gambling. Bakit nga po ba ito nakaka-addict? Teka, mamaya na po yung talata. Kasi nagsisimula po ito sa patingin-tingin. Patikim-tikim. Ayaw kong kumanta. Gusto ko sanang kantahin eh. Diba? Patingin-tingin. Patingin-tingin daw. Then, natututunan niya na. Then, kung able na siyang gawin yon, that's it. Ito po ay isang addiction. But I believe, since this is an addiction, pwede po itong magamot. Only Jesus can. Yeah. Hindi po maganda ang gambling. Kaya punta na po tayo sa verse bago pa magpatugtog ng malakas ang kapitbahay namin. Baka natatakot kasi ako, alam po ba ninyo? Teka lang po, no? Bago yung verse. Naku, nadili na naman yung verse. Kaya ayaw ko po nag-vlog ng maingay yung mga kapitbahay kasi baka nagpatugtog sila, makuha nitong ating vlog, ano? Makapiright claim pa tayo. Sayang yung pinaghirapan natin. O, bago pa magpatugtog ng malakas ang mga kapitbahay, bibigay ko na po yung verse sa inyo. 1 Corinthians chapter 10 verse 23. Ito po. All things are lawful, but not all things are profitable. Sa ibang salin, maganda. All things are lawful, but not all things are permissible.
Di ba? Or should I say, all things are permissible but not all things are profitable. Yata, something like that. Ito, yung sinasabi ko, all things are lawful. Tama naman. But not all things build up. Kaya itong gusto ko sabihin sa inyo, bagamat hindi binabanatan ng Biblia na ito ay kasalanan, kung alam mo makakasira naman sa'yo, tulad ng pagkain ng karne, saan nakalagay sa Bible yung kung bawal kumain ng maraming taba? Sa Old Testament, sa mga Hudyo, yes. Pero sa ating mga Kristiyano, walang bawal. Pwede mong lamunin, pwede mong laklakin lahat, pero tignan mo naman ang mangyayari sa puso mo, magkakasakit ka sa puso. E di huwag mong gawin. Ganon din po itong gambling. Walang direktang, yeah. Sa pangaral ni Pablo, si Pablo po ang pinakadakilang apostol sa lahat. Opo, hindi po siya nakasama ng Diyos na nagkatawang tao, pero siya po ang pinakadakilang apostol sa lahat dahil siya po ang pinagpahayagan ng God of Gods na si Jesus ng revelation of grace. Hindi siya kasama sa 12, doon sa inner core ni Jesus, pero si Pablo ang pinakadakilang apostol sa lahat. Wala kang maririnig sa mga preachings ni Paul na bawal magsugal! Wala! Pero maganda bang sugal? Abay, hindi! Ganun po. So, yung mga... Kasi, ang bala kong ilagay sa caption nito, yung intriguing caption, para i-click nila yung video, para sila ay manood. Wala akong pakialam doon sa kikitain kasi hindi pa naman po kumikita rito sa YouTube. According sa last time I check, wala pa. Hindi pa ako kumikita rito. Pero masaya po ako na naipaparating ko yung mensahe. Hindi po ako intended nung mag-monetize agad. Pero kung darating yun, thank you Jesus. At least makakabili tayo ng bagong mga gears natin regarding this. Mapapaganda natin tong ating channel. Unti-unti. Pero mahalaga po sa akin ang message. Kaya wag niyo akong pagbibintangan na, uy, sabi ni ganito, hindi masama magsugal. Hindi nga po. Walang binabawal ang Bible, pero hindi po siya maganda. Not good, not even for fun, don't do that. Kasi magsisimula yan sa patingin-tingin. Pinapayuhan ko kayo, don't do that. My dad, before he you know what? Before he come home to the Lord, sabi niya, mga anak, sabi niya sa amin, isa sa pinagpapasalamat ko kay Jesus, hindi ako natutong nagsugal sa buong buhay ko. And palakpakan natin ang daddy ko. Because of Jesus. Sabi niya, may knowledge ako pero hindi ko siya inano. Oh, may knowledge siya pero hindi ko in-entertain. Hindi siya nagsugal. Hindi siya yeah. Alam niyo, itong topic natin ngayon, ganun din po yung sa alak. Ang alak po maganda kung meron kang dinaramdam sa tiyan. Ako, umiinom po ako minsan kung pangit ang pakiramdam ng tiyan ko. Along with Sprite and 7-Up. Kasi minsan sumasakit ang tiyan ko. Pero yung magiging lasengo ka, hindi po. Pero ako po, noon naninigarilyo ko. Pero nung wala pa ako sa Lord noon, medyo bata pa ako, tinigil ko rin. Hindi rin ako na-addict doon. Kaya I praise the Lord for that. Kung wala kayong addiction, magpasalamat kayo kay Jesus. Kasi ang sarap mong lumakad ng buong kalayaan. Ngayon, itong pagsusugal po, lalo na po, naway huwag nyo na pong matutunan. Wala pong direktang prohibition ng Bible dito, but ito po ay hindi makakabuti. Yun po ang tiyak. Iwasan nyo po yan. Masisira ang buhay nyo, yung mga inipon nyo. Addict nga po, parang addiction na ginaganong-ganon yung kamay. Hindi, babalik ako. Nakita ko yung po sa uncle ko dati yan. Nawala siya ng ilang araw, then umuwi siya, kumuha lang ng pera. Bumalik ulit doon, natalo ulit. Kinuha niya yung 20,000, natalo. Anong mabuting igagawa niyan sa'yo? Idudulot ka ko sana. Wala po. So, if you are in Christ, you are free. But not to be free para gawin yung mga bagay na hindi tama. Pinalaya tayo para makagawa ng tama. Kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the love and grace and freedom of the Lord Jesus Christ. Anyway, He is the person of freedom dahil He purchased our salvation. He gave us health. He gave us health. Health and wealth. Kompleto po tayo. Because of Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all.